Naniniwala ba kayo sa kasabihan na mahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam? Mahirap magnegosyo pag di mo alam? Mahirap din mag-drive pag di mo alam? Ang sikreto ay matuto. Bakit? Pag natuto na tayo, madali na mag-drive. Pag natuto ka na, madali na rin magnegosyo. Ang tanong, gusto mo bang matutong magnegosyo? Kung gusto mo matuto, you are in for a treat. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in. Ay nako, nandito na muna tayo, usapang negosyo na po. Sa video na ito, tuturuan ko paano kayo magtatagumpay. Kailangan maintindihan nyo muna tinatawag na business language. Lahat po ng mga bansa ay may sarili-sariling mga dialect at mga language. Pag kayo ay nagkakaintindihan, ikaw marunong ka mag-Nihongo, pwede ka pumunta ng Japan. Likewise, no, kung ikaw ay marunong mag business language, pwede kang pumasok sa larangan ng negosyo. Kaya sa episode natin na ito, pag-uusapan natin ang part 3. Part 3 na po ito ng business language made simple. Kung na-miss nyo yung part 1 and part 2, gawin nyo na lang, pumunta lang sa descriptions or comment section, hanapin nyo na yung link at panoorin nyo. Anyway, kahit na manood kayo ng 3 muna, bago yung 1 and 2, okay lang, stand alone po siya. So, dedicated to ha, sa mga taong gusto magnegosyo at nagde-negosyo na right now. Okay, ang next na kailangan po natin malaman na business language ay tinatawag nating MVP. Hindi to si Money B. Pangilinan, hindi to most valuable player. Ang ibig sabihin niyan is minimum viable product. Ang ibig sabihin niyan, pinakasimpleng version ng iyong produkto at serbisyo na ilalabas mo sa merkado. Oh, parang ano yan eh, kailangan meron ka lang mailabas na tinatawag na proof of concept by giving your MVP, minimal viable product, para makakuha ka ng customer feedback, para ma-check mo kung talagang magugustuhan ba. Kunyari, pagkain ang in-offer mo, magugustuhan ba talaga nila? Yung lasa, di ba? Yung presyo, yung portion, di ba? Next naman po, syempre, pag meron ka ng minimum viable product or proof of concept, ang next kailangan mo, customer. So, ang pag-usapan naman natin ay CAC. Ang CAC naman, ibig sabihin, customer acquisition cost. Bakit po? Sa lahat ng customer na makukuha po natin, kailangan po natin alam kung magkano po ang ginagastos po natin bago tayo makakuha ng bagong customer. Eh, Chinky, hindi naman ako gumagastos pag kinausap ko naman kaibigan kamag-anak ko. Tama, pag kaibigan kamag-anak, ka-opisina, KKK, yun ang tinatawag nating warm market, wala kayong gagastosin masyado. Kasi meron na kayong relationship. Pero ito yung tanong, anong mas marami? Taong kakilala mo o hindi? Hindi. Diba? So in other words, in order for you to get yung mga tinatawag nating cold market, yung customer acquisition, kailangan mo na gumamit ng social media, kailangan mo na ano, gumamit ng ads, diba? Pag gumagamit kayo, kailangan mo na gumastos. So kailangan malaman mo magkano ang kailangan gastusin mo para makakuha ka ng isang kliyente. Diba? So, ang konsepto nito ay ganito, lalo na kung kayo ay nag-online, nagbebenta ng online. Dapat mas mababa po ang cost ng pagkuha ng isang kliyente kumpara sa iyong kita. Kung ang cost of acquisition mo per client is 50 pesos, pero kung kikita ka ng 250 pesos, okay lang yun. Kasi 250 minus 50 cost of acquisition per client, may 200 pesos ka pa. Yan po ang sinasabi ng CAC. Ngayon naman, pag pumasok na yung customer mo, may kliyente ka na, ito po ang goal. Sana maging customer for life siya. Hindi lang siyang one-time customer. Do you agree? So next, ngayon, ang pag-uusapan naman natin is CLV. Ano naman to? Customer Lifetime Value. Ito naman po ang malalaman po natin kung gaano katagal siya mananatili na bilang kliyente mo, at ito ang magbibigay sa inyo ng revenue habang siya ay nananatili bilang iyong customer. Especially kung ikaw ay nagbebenta ng tinatawag na consumable product. When say consumable product, ito po yung mga pagkain, mga vitamins, makeup, diba? Pampaganda, pampaputi, pampapayat, yung mga ganun, automatic every month yan. Kaya kailangan malaman natin kung gaano katagal ang customer lifetime value. Parang sa Yossi lang yan eh. Diba? Imagine mo ang mga Yossi, ang lakas ng advertisement na mga yan. Yung tinatawag niya, customer acquisition cost. Alam mo, sa totoo lang, pag sila ay nag-ads, mas malaki pang minsan ang ginagastos po nila para ma-acquire ang customer. Pero okay lang. Bakit po? Kasi imagine mo ha, pag isa, pag may nakuha silang customer na nag-Yossi na, pag na-hook na yan, yung customer lifetime value niyan sa Yossi, magkano yan?
Imagine mo kung 2 sticks per day. So 20 pesos times 30, 600 naman times 12 months, 7,200 a year ang gagastusin ng isang nagyosi kung 2 sticks lang. E paano kung hindi 2 sticks lang? So yun po yung tinatawag na CLV. Ah, are you learning? Grabe, if you're learning right now, no, ayan, please type learning. Next naman po, ang next na kailangan mo malaman, yung itinatawag nating churn rate. Ang ibig sabihin ng churn rate, ang mga tao naman na pumasok sa ano bilang iyong customer at tumigil na, ay hindi na talaga tumuloy. Nag-try lang once or nag-try lang ng 2 months, pagkatapos yung tumigil na. Kaya kailangan mo rin malaman ang percentage nung kailan nagda-drop off or kailan na tumitigil sa pagbibili para malaman mo yung percentage. Pag nalaman mo kasi ang churn rate mo, malalaman mo kung ano ang kailangan mong volume na makuha para ma-maintain mo yung target volume mo. Bakit mahalaga kailangan malaman mo yung churn rate mo? Para malaman mo kung talagang ano ba talagang problema. 'Di ba? Problema ba ang produkto? Problema ba presyo? Problema ba service? Bakit ba sila nagda-drop off? Ang goal po natin is pababain po ang ating churn rate. Ang next naman, syempre, pag-usapan naman natin in terms of yung capitalization mo, in terms of burn rate. Ano pong ibig sabihin ng burn rate? Parang pag sinabi mong burn, may nasusunog, di ba? So, syempre naman, meron tayong puhunan, meron tayong capital, di ba? Ang goal natin, hindi maubos ang ating capital. Tama? Pero syempre, sa pagnenegosyo, hindi agad kikita. Di ba? May time na talagang 3 months walang benta, 2 months walang benta. So tatanungin natin, kailangan malaman mo magkano po ang capital ang nauubos mo on a monthly basis. Yan po yung tinatawag nating burn rate. Halimbawa, kung meron kang 100,000 pesos ng puhunan, nasa 10,000 pesos per month ang burn rate mo. So ibig sabihin yan, meron kang 10 months na pondo. Yun na po, papasok po yung runway. In other words, meron kang 10 months na kahit na wala kang benta, 10 months wala kang benta, pwede mong ika nga i-burn ang 10,000 pesos mo para mag-survive ang negosyo mo kahit wala kang benta. So, ang allocation mo or runway mo ay 10 months. Kaya nga napakahalaga po na tinatawag ng runway funds na ito. Runway funds, bakit? Again, pag nag-umpisa ka ng negosyo, hindi lang pwede yung puhunan mo pang 1 month. Bakit po? Pag wala kang benta pang 1 month, next month, sarado ka na. Kailangan meron kang runway. Ang ibig sabihin ng runway, again, pag maikli lang ang runway mo, paano na kung walang benta? Eh, magsasara ka na. And last but not the least, ang pag-usapan naman po natin, syempre, yung last, ang pinaka-goal natin sa survival stage is what we call as break-even point. Ang goal mo sa negosyo, una, is syempre, mag-break-even. When say break-even, bawi puhunan. 'Di ba? Ang next goal mo, syempre profitable ka na from profitable, tapos 'di ba? Ang mangyayari niyan, stable ka na from stable, tapos mag-scale ka na. So 'yan po yung goal. Pero ang goal lang is break even. Kailangan malaman niyo magkano kailangan mo ibenta on a daily basis or a monthly basis para kayo ay mag-survive. Like in my case, may business model ako na isang negosyo ko, kailangan ko bumenta ng 50,000 pesos per day para lang ako mag-break even. Sa 50,000 pesos ba, yan na po yung ano, yan ang bengkita ko? Hindi, kasi 50% noon nasa cost of goods. So may gross profit ako ng 25,000 sa 50,000. Yung 25,000 na yan pa yung pang OPEX ko, operational expense. Tapos yung mga monthly na gastusin nandun po para mag-break even. Pero pag bumenta ako ng more than 50,000 per day, dun na ako nagpa-profit. Maliwanag ba? Sana itong series na ito nakatulong po sa inyo kung paano kayo mag-umpisa itong mga business language made simple. Uy, pag na-miss nyo pa yung session 1, 2, please just go to the comment section, description section para mapanood mo yung session 1 and 2. Pangako ko sa inyo, magbabago ang financial perspective nyo pagdating sa negosyo. Nagustuhan nyo ba itong series na ito? Kung meron pa kayong ibang series na gusto nyo paggawa sa akin, feel free to comment down in the comment section. And please, do me a favor, like, comment, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.